Well, Congressman Dan, ito pong torture video na ipinakita po natin kahapon sa hearing ng Kamara. Galing po ito no sa PAOK at galing doon mismo, tama ba, sa cellphone ng isa sa mga biktima? Oo, kasi ano, DJ, maraming mga nakuha ang mga cellphone ng mga operators ng mga POGO hubs sa doon sa Pampanga, doon sa Tarlac, dati meron pa sila nakuha sa Pasay. So, na-collate nila yung mga libo-libo mga cellphone na yan. At doon nila nakita yung mga video sa mga cellphone ng mga ano, ng mga nag-ooperate ng POGO. At sa dami ng mga videos na yon, hindi naman natin mapakita talaga lahat doon sa hearing kahapon. At meron pa akong nakita doon na talagang sobrang parang hindi mo mapakita dahil nga It's a sexual torture. Mm-hmm, no? Mm-hmm. Na talagang nakakainis talaga na parang dito sa sariling bayan natin nila ginagawa yung mga pagtotorture doon sa mga foreigners. At meron din mga Pinoy na mga na-torture. Ilan nga po sa humarap sa Kamara kahapon itong 5 foreign nationals? Kasama din po ba yung Pinoy na sinasabi ninyo sa pagharap? Yes, oh, yung Pinay na andun. Mm-hmm. Ang ano lang, doon sa Pinoy na torture siya, nagtatrabaho siya lang sa POGO doon sa Myanmar. Ganun pala yung mga POGO, isang style ng kanilang operation. Nagtatago sila doon sa operation ng offshore gambling. But in reality, there are different kind of scam para mas kumita ng malaki yung kanilang mga POGO. So, basically, yung nangyayari sa napogo sa ibang bansa, the same thing din sa atin. Kaya, nung kinukumpara nila yung Pinay na nanggaling sa Myanmar na pogo mm-hmm. din, mm-hmm. pareho-pareho sila ng ginagawang criminal activity. Parang template na sa lahat ng pogo na ganun yung ginagawa nilang ekstrang pamamaraan para kumita aside doon sa kanilang offshore gambling. Oh, aside doon sa online mismo or mga casino na nandoon sa loob mismo. Congressman, dito po sa mga foreigners na humarap sa Kamara kahapon, pare-pareho po ba ang kwento ng mga ito na pupunta lang dito para mag-tourist sana pero naibenta dito nga po sa compound kung dyan sa may Porac, Pampanga? Hindi, iba-iba sila eh. Mm. At, ang classic nga yung mga story nila eh, katulad ng isang Vietnamese na siya ay na-hire ng kanyang kaibigan na pinapunta siya dito bilang chef. So, nagtrabaho siya bilang chef. Tapos yung nagtatrabaho na siya dito, may nag-recruit naman sa kanya. So, pinapunta siya dun sa Porac. Mm-mm. So, pumunta siya ng Porac, nung pumunta na siya sa Porac, hindi na siya pinalabas, kinuha na yung passport niya. Tapos, pinagtrabaho na siya bilang scammer. Yun na ang ginawa sa kanya kasi may template na sila. Parang meron na silang parang isang book or parang binabasa doon na ito gagawin mo, pinapractice sila, paiibigin mo yung ano, yung sa chat. And after which, ayun na, maloloko ka na sa investment scam. Yung isa, iba naman, ang nangyayari naman, talagang nire-recruit sila directly ng mga ibang Pinoy na naandun mismo sa loob ng facility. Ilulure sila na, oh, maganda ang trabaho dito. Ano kayo, ganyan ang magiging trabaho nyo dito. At pagdating nila, padala lang sila ng pera, ng pamasahe. Pagkatapos, bypass sila, darating sila dito. Pagdating nila doon, kailangan kukunin din ang passport. Then, ganoon na rin ang patatrabaho sa kanila, yung scam na rin. Meron naman, kinikidnap, no, mga Chinese mm-hmm. na nandito sa Pilipinas, tourist, dadalhin doon, tapos hindi na paaalisin. In other words, there are so many ways for these people na talagang human trafficking, in other words, at kidnapping. Opo, and at the same time, giving them different kind of work na talagang hindi naman yun ang kanilang gusto. Oo, hindi na nga po bago yan, ano, yung kwento yan. Meron pa nga isa nangyari ganito na issue pala, DJ sa Katet. Dumating dito sa Pilipinas yung, I think, mga tatlo ata sila, magkakasama sila sa airport. Four silang pinapunta dito. And then suddenly, lumapit sila sa immigration sa Pilipinas. Nag-complain agad sila. They were forcibly boarded in that plane. Kaya
nag-react na agad sila. So, ang ginawa ng mga immigration natin, pinabalik agad sila sa ano, sa pinanggalingan nila. So, may mga ganong sitwasyon pa rin. Mm-mm. Tama nga po yung sinabi nyo kanina, iba-iba yung kwento nito, yeah, mga foreign nationals na ito. Pero dito sa kwento nung Malaysian, si Dylan, na sinasabi na nagpunta dito para lang sana mag-celebrate ng Chinese New Year, inaya ng kaibigan, papunta dun sa Tarlac para po kumain sana sa isang restaurant lang at pagkatapos ibinenta na daw po siya. Yun daw pong kaibigan na tinutukoy niya, saan daw niya nakilala at ano daw pong nationality nito? Pareho silang ano eh, pareho silang Chinese eh. Ang nakakatuwa doon, parang mismo yung kaibigan niya, binibenta siya. Kaya nga, itong si Dylan talagang medyo, actually hindi nga siya masyadong torture eh. Dahil anong nangyari sa kanya, parang pinagkasampal lang daw siya, sinuntok siya. Unlike yung iba, talagang todo yung makikita mong torture ang ginawa. Yung pinaka-story nung kay Dylan, hindi ko masyado pang alam. Pero ang pagkakaalam ko sa kanya, ay sa kanya is kidnapping ang kaso na final niya. May mga iba pa po ba tayong mga biktima nitong Pogo na ihaharap sa hearing? O kumbaga, eto na po muna for the meantime? Kasi ang sabi po sa mga balibalita, ang dahilan kung bakit nga iniharap nyo po ito mga foreign nationals at ipinakita rin yung kanilang mga videos sa masiselan ay para mapakita sa publiko kung ano talaga yung nangyayari doon sa mga compound itong illegal Pogo. Oh, okay. At first kasi talaga nagtatalo kami ng mga members kung ipalalabas. Kasi may mga ano talaga masiselan. Ang kami naman, ako naman, ang sinabi ko nga sa kanila, ano purpose ng ating committee, 'di ba, public order and safety, and at the same time what we wanted sana is to expose yung evilness noong scam na to. And other countries, especially yung mga like example yung sa Vietnam, sa China, Taiwan, Myanmar, Indonesia, Malaysia, Nepal, mga kasi ang feeling ng ibang countries, we're not doing something about this problem that we are encountering right now. And sabi ko, why not ipakita natin, no? After all, ito naman, kumbaga, mas worse pa nga nakikita natin sa Facebook, sa Twitter, yung mga tipong lumalabas ng mga video, mas matindi pa kesa dyan. And this entails our national security. And at the same time, let's prove to the international community that the government is doing something on this matter. And yun, nagkasundo kami, ilabas namin. But other members still, parang hindi nila maano sa, kaya nag-react sila. And sabi ko, I think we have to do this in order to verify yung mga gantong klase ng mga activities na ginagawa ng mga, hindi mga Pilipino ha, foreigners ang gumagawa sa sarili nating bansa. How can we attract ang ating mga investors kung meron tayong mga ganitong klase ng mga criminality na nangyayari sa ating bansa? Opo, siguro po doon sa aspeto yun, ano, yung pong kumbaga, propriety, no, kung dapat mo bang ilabas na may live streaming ang hearing nitong violent, no, na mga torture videos, palagay ko, ano dyan, ano? May hindi pa kakaisa ng opinion ang maraming sektor, ano ho? Pero yan po yung nangyari na, di ho ba, no? Ito po inyo na ipalabas kahapon. And sa inyo po, sa inyo, yung ang binabanggit yung purpose is to stress the point, no? Na tayo gumagawa ng aksyon at seryoso ang Pilipinas dito sa problemang ito. So, sa puntong yun, ako, hantong congressman, di ho ba ang purpose ng hearing ninyo maisiwalat itong mga hindi magandang nangyayari sa operasyon ng Pogo, whether legal or legal? Ganun po ba yon? Yes, oo. Kasi nga, yung legal na Pogo, no, ang nakakasama lang ng sitwasyon ay nilalagyan nila ng ganitong klase ng mga scam. Okay, so ang request sa amin ng speaker is to have a comprehensive investigation on these illegal
POGOS that is catering this kind of different camps. Opo. Yung ating mga tinatawag na mga legal, no? Okay. Mm-hmm. Medyo, well, tugal, di ba? So, mm-hmm. medyo ako, against talaga ako sa tugal. But mm-hmm. there are those legal operation that caters yung talagang offshore gaming. Mm-hmm. So, basically, nagbibigay sila ng pera sa gobyerno. Ang aming cuts dito, let's protect yung legal. Dahil wala naman silang ginagawang ganitong klase ng mga scam. Okay, sige. Congressman, pwede ba akong mag-ano, dyan ako sisingit, no? Sa inyo sinasabi na ang mga legal POGO, wala namang ginagawang ganitong scam. Doon ako hahantong ngayon. Congressman, alam, hindi nyo ba alam na ang iba, tanongin nyo yung PAOK on record, na ang ilang sa mga sinalaki nila ay legal na POGO at nadiskubrihan ng mga torture chamber, ng mga ganito pong mga gadgets panloko, ito ba hindi pa nakakaabot sa committee? Because that is a fact, no? In the Senate, as a matter of fact, nabanggit na po yan several times at ito mismo, inamin mismo ng PAOK head sa aming interview, ano po, at mismo ng PAGCOR actually. Hindi ko alam kung napaamin nyo sila sa inyong hearing because yung pong ilan, hindi ko nababanggitin, mahaba-haba ito, sa mga sinalakay po ng PAOK, legal na POGO at doon tinatago yung illegal na mga ginagawa. At siguro alam nyo din na ang binabanggit nga may mga legal POGO, po, and then they give sub-licenses sa iba. Yun din po sinasabi na yung mga ibang illegal per se, doon naman po sumasakay o nagtatago sa saya ng legal. Yun po ang komplikasyon nito. Pero hindi niyo po ito alam, sir, na may mga legal POGO na sinalakay ang PAOK mismo at doon nakita ang illegal na ginagawa nila. Yes, tama yon, Ted. Actually, we know all about it. And that's the reason why ang PAGCOR, kinancel nila lahat yung mga license at yung sub-licenses. Mm-hmm. Ang natira na lang sa paglilinis nila mm-hmm. na talagang walang mga operation na mga scam mm-hmm. like mm-hmm. this mm-hmm. ay primarily 42. Mm-hmm. 42 yon. Okay. Tapos naging 46. Yun ang naiwan out of the 400 Opo. Plus okay. na binigyan na nila ng license. So ngayon, ang actuality as mm-hmm. of May 21, 2024, mm-hmm. ang binigyan mula nila una provisional licenses no, ay 46. Now, 78. Opo. So, okay. Now, lalabas ko. Yung binigay naman nila ng mga canceled, no? Yung mga canceled ng mga licenses na natanggap na rin namin is almost 401 na mga licenses. Opo. Yun Opo. Yung mga illegal Opo. Na kasama yung sinasabi mo na andun yung ating pong mga illegal scam. Opo. So, Congressman, lumalabas, ano po, dyan sa inyo sinasabi na yan, na kung hindi pa sinalakay ng PAOK, kung hindi pa nagsimulang investigasyon ng Senado, kung hindi pa naging mainit ang mata ng ibang sektor dito, hindi gagalaw ang PAGCOR, di ba? Correct. Oo, correct. Yan ang tama talaga. Mm-hmm. And nakita namin yung loophole, Ted. Kasi yung PAGCOR, wala silang police power. Mm-hmm. Tapos, ang PAOK, PS naman. PAOK-PN naman created as an anti-organized crime unit. Mm-mm. Ang PNP naman, they have this kind of power to arrest. Mm-hmm. Ang mayor naman, LGU, pag illegal, sila naman ang nagpapasara. Mm-mm. So, walang isang tamang ahensya na sa talagang mag-handle nitong sitwasyon na to. Mm-hmm. And that's the reason why I think the president isang araw lamang nag-announce siya to create an interagency task force. Actually, ang ginawa na nga ng PAOK-PF ano, together with PAGCOR, together with the IDC, together with the DOJ, sila na mismo ang nag-create ng kanilang grupo para yung mga na-raid nila ay ma-apprehend nila. Alam mo, Ted, nahirapan pa nga sila ng pagkuha ng search warrant. Eh. Opo. Kasi lumalabas dito, yung nag-operate na CIDG, ayun, according sa hearing, ha. So, nag-operate sila ng anti-illegal POGO. Mm-hmm. Noong naging successful yung operation, after a week, lahat ng mga nag-operate ng mga kalawampung mga personnel ng PNP, they were all relieved. Mm-hmm. Come to think of that, na pagkatapos mo mag-operate, nirelieve sila. Opo. So, why?
Di ba? Opo, opo. So, sige. Dito, sa lumalabas din, Manong Ted, saka DJ, that merong illegal na existing pa sa ngayon na 400 plus. Opo. And this identified na namin ang lahat ng mga LGUs. At ilan sa mga LGUs ang pogo na nasa kanila. Mm-hmm. These are all now illegal. And that's the reason why sa hearing, sinabi namin, PAOK TF, PALCOR, kaya nyo bang pasara to? Hindi nila makakaya sa dami. Dahil wala, ang PAOK TF, isipin mo, 45 lang ang personnel nila. Mm-hmm. Okay, ang PALCOR, wala naman silang police power. And sabi ko nga, kailangan natin na talagang mag-usap-usap, pati ang City League, okay, saka Mayor's League, dahil identified na, pati location, pati address, ng lahat ng mga illegal hub, humingi tayo ng tulong sa mga mayors na dapat sabay-sabay nilang ipasara ito. At humingi kami ng tulong sa DILG, telling them as well na ano yung magiging responsibility ng mga mayors natin if ever na hindi nila mapasara ito, samantalang identified na ng PAGCOR. Opo, opo. Sige po. Ng tinatawag natin PAOK. Opo, sige po. Bago ko itong hayan itong mismong pinaka adhikain ano nitong hong inyong pag-iimbestiga and well ang magiging direksyon ng inyo pong rekomendasyon dito, puntahan ko na naman itong PAGCOR. Sorry po, Congressman Chairman Dan, ha. No problem. Opo, kasi itong PAGCOR nagtatago sa saya ng wala kaming police power. Ayan niyo. Pero sa kanila pong poder, no, kasi sila po ang nagbibigay dito ng mga lisensya, sa higpit ng kanilang mga lisensya, ang kapal ng listahan niya ng requirements eh. Pero may poder sila na puntahan itong mga pogo hub na ito kasi sila ang sila regulator eh. Kaya nga po sinasabi doon po sa Porac, doon po sa Bamban, eh, mga legal to nung una eh, di ba? Yung Bamban binigyan po nilang permit. Itong sa Pasay na may torture chamber. Opo. Inami naman ng PAGCOR eh. Naniminsan din nila pinuntahan yun eh. Di ba? So kung ikaw ang regulator, magtatago ka, wala kaming police power, pero nagkulang sila doon sa kanilang obligasyon na masiguro na yung binibigyan mo ng lisensya ay pinupuntahan mo actual yung lugar ng operation at doon mo makikita yung illegal na operasyon nito. So, dito ho ba ang PAGCOR, hindi nyo ho nabakbakan dito sa isyong ito? Hindi pa, pero alam mo, may report yan, Ted. Hindi lang namin na-explore sa dami ng mga nagtatanong ng mga congressman. Mm-hmm. There are reports ng mga PAGCOR mismo ang naka-stay doon ng 24 hours. Alam mo, doon naka-stay yung taga-PAGCOR, alam man din nila, alam itong mga torture chamber na to. Actually, hindi ko natanong yan, pero meron akong info na gano'n. And I really wanted to find out the na ano yung reliability and the validity nung nung report na yon. Actually na-receive ko yung kahapon na doon sila nag-ooperate sila doon ang PAGCOR. So basically hindi pwedeng hindi nila alam. So pero dito ginatawag na 50 million question ba't sila na doon. And I wanted proof muna na malaman ko talaga na talaga basically andun sila bago natin sila babakpakan. Okay, sige po. Kasi po, kung kami ho na ng mga nagmamasid rito in the Senate at saka dito po nga ngayon sa inyong committee, kaya nga kami nagagalak na may version kayo dito dahil kung na-miss out doon sa Senado ang ilang mga bagay dito po sa inyo, posible ho naman talagang wala nang makalusot. So, sa ngayon po, Chairman, nagsahayag na po si Honorable House Speaker Martin Romualdez ng kanyang stand sa isyong ito na ayaw niya sa total abolition, gusto niya daw po yung legal ipagpatuloy lang. Sa dalawang aspeto po, no, na naman, kita ng gobyerno at saka baka daw po, kagayang binabanggit ng PAGCOR, baka daw po pag wala ng legal, maging lahat ay illegal. So, dito po sa gantong pahayag ba ng ating House Speaker, kayo ho ba obligado sa inyong rekomendasyon na sumunod sa kanya o maaari kayong lumihis? Hindi naman kami obligado na sumunod. Pero ang aming linya is to sumunod but to follow the comprehensive investigation that was requested by the speaker. Okay. So, ato kami sa comprehensive investigation. Okay. Ang bilin naman sa akin ni speaker. Mm-hmm. Okay. Ang ating tingnan kung ano talaga ang ginawa nilang mga criminal activities. Okay. Now, ang sabi niya, itigil ang mga illegal.
Okay? Mm-hmm. And if ever na malaman natin na mga legal, no? Mm-hmm. Yung ngayon, kanina tama yung sinasabi mo, Ted, eh, kasi mga legal doon nakita yung mga illegal, eh. Mm-hmm. Okay. Na ano na yun, moving forward, na ano na yun, na-eradicate na yun. Mm-hmm. Kasi tinanggal na lahat, eh. Yung lahat ng mga lisensya, eh. No, ngayon parang nagkaroon ng provisional license. Mm-hmm. And then, nagkaroon sila ngayon ng permanent license. Opo, license opo. From 42, opo. Naging 78. Nilinis opo. Na yan, nilinis mm-hmm. na yan. Moving forward, mm-hmm. 78 lang to. Pantayan natin. Mm-hmm. At meron pang gumawa ng magandang klase. Mm-hmm. Aba, ang sabi ni Speaker, kailangan maano na yan. Tigilan na yan. Mm-hmm. So, he might be recommending to the President. So, ang pagkakabanggit sa akin, kapag sinabi ng Presidente na wala na talagang pogo, tigil lahat ng pogo. Kahit okay. Sige po. So, sir, sa ngayon pa lang ho naman, siguro alam nyo na ho, ano, baka din po ninyo sila imbitahin. Pag pinag-usapan natin ang kita, wala na hong makikipag-debate pa siguro sa kagawaran ng pananalapi. Diba? At saka sa NEDA, sa pag-aaral, pag binalansin natin yung kita at saka sa perwisyo at nawawalang kita sa bayan, klaro na po eh, ang net benefit cost nito, negative 99.51 billion. Okay? So, meaning, kapag kinuwenta natin yung remittance ng PAGCOR baya doon itong mga pogo na ito sa kanilang operasyon at yung nawawala sa ekonomiya pangkalahatan, lugi pa tayo ng halos 100 bilyong piso. Sabi po ito ha mismo ng NEDA at saka ng Finance Department. Okay, so palagay ko dito, wala nang question kapag pinag-usapan natin ang money benefits nito. Ang atin na lang pong question is, pag hinayaan mo yung legal, mas makokontrol mo, mas meron kang supervision. Kasi pag inilegal mo yan, ano po, sasabihin nila na lahat na baka ang operasyon, ano? Anong kanilang operasyon? Guerrilla. Pero congressman, hindi ho ba kapag meron kang dineklarang legal, okay? So, may katwiran na mag-operate yung legal pero hindi ka makakasiguro gaya ng mga nangyayari na itong PAGCOR ay hindi corruptible, na itong PAGCOR ay gagawin ng trabaho kasi baka na naman po may mga magtago sa saya nitong mga legal na illegal. Whereas, kung totally illegal kasi wala ka namang benepisyo dito kundi sakit ng ulo binibigay sa bayan, pati po yung gastos ng PAOK dito dahil po sa kanilang operasyon, hindi ba kapag lahat deklaradong illegal, mas madali mo masasawa tayong kasi ang ano man, sa sino man, wala nang legal eh. Di ba? Para pong sa ngayon, sa isabong, kung illegal na yan, nangkukulang ang PAGCOR ngayon, sawatain ang isabong kasi nga po, government na po ito eh. Enforcement na po ang kailangan dito. Kapag lahat ay illegal, di wala ka na mga katwiran na legal kami. Di ba? Tama. Kaya nga, sabi ko nga dun sa 401 na illegal at canceled na mga license eh. Wala nang reason para hindi ito maipasara. Mm-mm. Kasi nga, illegal na sila eh. Wala na sila. Cancel na yung license sila eh. Mm-mm. So, ngayon, maganda yung point mo na ano ba, pagkaano bang binibigay sa atin? Sa sinabi ng PAGCOR, for the 2024, ang projected na income nila sa atin ang mabibigay is 7 billion. Anong cost doon sa social mm-hmm. natin? Responsibility natin na nakikita natin that ang cost nito sa ating mga investors that we wanted to invest sa atin ay may sinasabi ka na 99 billion plus na yan nasabi ng NEDA which I think I believe is true dahil na damage yung reputation ng ating bansa because of this pogoting na may mga scam na nangyayari sa atin because we allow it, di ba? Now, ang take ng PAGCOR which they have this mandate ano na to create under executive number 13 that was issued by the then former president Digong February 2, 2017 ay itong paglalagay at pag-ooperate ng mga online gambling activities and I think it is incumbent upon the PAGCOR that to pursue no kasi yun yung kanilang mandato. Opo. Tayo naman sa Kongreso ang mandato natin to check if these laws and executive orders and mga circulars that they are issuing are within the bounds of the law. Especially itong mga nakikreate nilang mga anti-illegal activities that was created under this mga illegal pogos. So, ngayon yung balancing ng pagpili sa pagpapaano. Kung ako, tatanong ko yung personally, talaga gusto ko itigil lahat yan. Mm-hmm. Diba? But of course, we have to respect yung mga
na-create natin mga batas na, mm-hmm. na ginawa ng executive, mm-hmm. at kami bilang yung sa pag-create din ng mga approval ng mga mm-hmm. mga batas regarding mm-hmm. the online gambling. Mm-hmm. That's the reason why we are conducting this, para mabago natin kung ano yung dapat. Okay, sige. So, baka po kasi humantong tayo dito, ano po, sa sitwasyon na ang full Senate ay para sa total ban, and then ang House para hindi, no? So, medyo ang hirap nung isipin. Ano ba ang tama para sa bayan, di po ba, Congressman? Yes, so, yeah, correct. Kami naman ganito ang mm-hmm. amin, Ted, no? Actually, ang focus namin is more on that criminal activities that was mm-hmm. perpetrated by these operators, mm-hmm. ano? And then yung pagbaban dun sa Bogo per se, mm-hmm. hindi kami 100% against it. Hindi. Mm-hmm. Ang nakita ko lang kasi doon sa investigation kahapon, mm-hmm. Tinanggal nila lahat ng mga license. Nilinis nila. Okay, opo. And 42 were retained. Yes, sir. Binigyan sila ng provisional license. And then, nung na-secure nila, kasi hindi na sila maglalagay ng hub, mm-hmm. bawal na yung hub. Ang kailangan na lang, I think, mga 2,000 square meter for the online gambling, mm-hmm. Offshore. Iba na yung framework na ginagamit ngayon ng pag-core. So, nalinis yun, dumating hanggang 78. And then, yung 401 na illegal, mm-hmm. yun ang dapat natin pagtuunan ng pansin. Ang sabi ko nga sa PAOC TF, can you do that? Kaya ba natin na ipasara agad to? Kakunti lang daw sila. Tapos, kaya nga sabi ko, kailangan dito ang tulong ng mga mayor. Sige po. Okay, sige. So, the conundrum is whether to ban, no, totally or not, no? Pero sabi nga ho ninyo kanina, mayroon kayong 50 million pesos question, no? Dito po sa PAGCOR, Ang atin lang po imparting dito po sa isyung ito ng POGO, bago ako mabilis lang itong pupuntahan ko, itong pag-amin ng mga pulis, no, na nagtatanim ng ebidensya. Ay, Congressman, kasi kapag pinag-usapan ang pananalapi, no, ang kita, benepisyo po sa kita ng gobyerno, klaro na ho naman mismo saan ka pa nga makikipagtalo, di ba, kung mismo DOF na tsaka NED na nagsasabi nito. Baka lang po kasi ang isipin ng iba dito na ang pinag-uusapan dito, hindi kung magkano ang kinikita at kikitain ng gobyerno mula sa POGO, kung hindi magkano ang kikitain ng mga taong gobyerno sa POGO. Yun. Yun ang pinaka 200 million na katanungan. Kaya dapat mag-dwell din tayo ito sa issue yun. Opo. Alam mo, Ted, that is part of illegal activities as well. Opo. And ang order sa atin ni Speaker, comprehensive. Opo. Kung merong mga PAGCOR official, mm-hmm. officers, mm-hmm. na nakikita natin na kumita dito, mm-hmm. Mag-ingat sila. At kung merong mga impormasyon ng ating mga kababayan about this, please help us. Opo. Para matanggal natin sa mga official ng PAGCOR na kumikita dito. At nakandaan po kami dyan, Manong Ted. Kami wala kami titignan dito. At talagang, kung meron tayong talagang mapapatunayan, no? May mapapatunayan tayo. And ako, meron na akong mga impormasyon na natatanggap. I want to validate all those. Palagay ko, hindi lang po mga taga-PAGCOR, kung hindi maging padrino ng mga POGO outside of PAGCOR. Correct. At hindi lang din yun eh. Kasi alam mo, may mga balita din. Like for example, yan na nga, kila Alice Go, kila sa Pora. Mm-hmm. Which nakita natin yung connection sa mga mayors. Mm-hmm. Sino pa doon sa mga LTU? Sino pa doon sa PNP? O bakit na-relieve mm-hmm. yung mga nag-operate? Mm-hmm. Diba? Sino pa doon sa PAGCOR? Oo. Diba? Sino pa yung, bakit yung ano, bakit yung search warrant na issue na, mm-hmm. then suddenly we withdrew. Opo. Diba? Opo. Alam yung operation na tigil? Kasi bilyon ng pesos ang pinag-uusapan dito, Ted. Opo. Opo. And that's the reason why, tama yung sinabi mo, I agree with that. Mm-hmm. But of course, kami naman, we base our action also on evidence. We don't want to accuse anybody na hindi namin talaga hawak yung evidence. Opo, yes sir, opo. Kasi nga sabi ko nga dito, yung tunghayan yung kaisipan ng iba, di ba? Opo, so that is basically po, tanong nga, paano po ninyo tutugunan yung ganun pong kaisipan? Ito lang.